Isang magandang araw, mga mag-aaral. Kumusta naman kayo sa kasalukuyan? Kumusta naman ang nagdaang Kapaskuhan? Lubha akong naniniwala na in-enjoy ninyo ang araw na ito. May hangover pa ba kayo ng araw na ito? Ako ay tila meron pa sapagkat suot-suot ko pa ang corona. Oo, ang corona. Na tila ba para sa akin ay sumisimbolo ng Kapaskuhan. Bakit? Sapagkat alam kong hindi naman lingid sa inyong kaalaman ang tatlong pantas na sinundan ang tala upang makita ang sanggol na isinilang. Sa araw na ito ay magkakasama-sama tayo sa isang kwento na magbibigay sa inyo nang magandang aral. Halina, samahan ninyo ako. Handa na ba kayong makinig, mga mag-aaral? Alam kong handa na kayong makinig sa aking kwento na inilaan para sa inyo sa araw na ito. At bago natin pasimulan, maipapakita muna ako sa inyong mga larawan. Alam nyo ba kung saan ginagamit at sino ang gumagamit ng mga larawang ito? Oo, napakahusay. Ang larawang ito ay ginagamit ng mga karpintero sa paggawa ng bahay. At meron ba kayong alam na ibang tawag sa karpintero? Kung wala, halina, samahan niyo ako sa ating kwento at humanap tayo ng iba pang katawagan sa salitang karpintero. Ibinalabal niya ang makapal na lana sa kanyang katawan. Ngunit hindi maidulot nito ang init na kailangan niya. Ang init na papawi kahit bahagya sa lamig na bumabalot sa ibabaw ng lupa. Tumalungko siya sa isang bangko sa tabi ng bintana. Idinako niya ang kanyang paningin sa dako paroon. Doon sa pinagbubuhatan ng liwanag sa may kabayanan ng Bilin. Ayaw niyang lumingon. Ayaw niyang mamasdan ang kabuuan ng kanyang tirahan. Ang loob ng kanyang tahanan, alam niya ang kanyang makikita. Ang makikita niya ay ang mga silat sa sahig at ang napipigtas na dingding. Ayaw niyang mamalas iyon. Ayaw niya. Sasakit lamang ang kanyang kalooban sapagkat siya ay isang anluwagi. Oo, isang mahusay na anluwagi sa kanyang panahon. Ngunit ngayon ay salat na siya sa lakas upang magkumpuni at mag-ayos ng sirang bahagi ng kanyang sariling tahanan. Kung siya lamang ay may lakas, yaong lakas na pumapatnubay sa kanya sa pagtatayo ng maraming bahay sa Bilin. Hindi niya mapapabayaang magkaganon ang kanyang tahanan. Ang nagpipikit-pikit na liwanag nagmumula sa mga tahanang malalaki at maliliit sa Bilin. Sa pagkakatalungko niya, sa tabi ng bintana, ay nagpapaalala sa kanya ng maraming araw at gabing ginugol niya sa puok na iyon. Napasiklot siya nang humihip ang malamig na hangin, nang giginig ang kanyang mga daliri, nang hablutin niya ang dulo ng lana at ibalot pa at ibalabal sa kanyang katawan. Nadarama niyang maging ang kanyang nalalabing lakas ay hindi sapat upang maibalot ng mahigpit ang lana sa kanyang katawan. At muli siyang napapitlig sa hanay ng mga tahanan sa Bilin na kay kandang malasin sa gabing iyon. Mula sa kanyang tahanan, sa labas ng bayan, ay naisip niya na hindi kakaunti ang tahanan doong itinindig niya. Hindi iilan ang bahay noong ginawa niya. Siya na dati isang mahusay
na anluwagi. Ayaw siyang dalawin ng antok, bagamat alam niya na malapit nang magpantay ang cross na bituin sa may gawing ilog. At maghahating gabi na, ngunit wala pa ang kanyang apo. Sinabi niya sa kanyang apo na maagang umuwi ngayong gabi, subalit nababatid niyang maaaring ito ay nakatulog sa pagpapastol. Oo, ang apo niya ay natutong magpastol ng mga tupa sa buong maghapon. At kung minsan ay inaabot pa ng hating gabi. Samantalang hinihipa ng kanyang apo ang ginawa niyang pito o nakikipaglaro kaya ito sa mga kapwa pastol. Gumalaw ang kanyang mamad na mga labi. Pagpalainawa ang aking apo. Kahawig na kahawig ang kanyang apo ng kanyang anak na sumama sa pangkat na bumagtas sa hangganan upang humanap ng bagong kabuhayan. Payapa at walang malay ang mukha ng kanyang apo. Sa tuwing dumarating ito, tuwing takip silim, pagkatapos ng pagtataboy ng tupa sa kural, ay batid niya ang hirap na dinaranas nito. Bagamat hindi lamang nito ipinapaalam sa kanya. Dama niya ang pinagdaraanan ng kanyang apo sapagkat siya man noon ay naging isang pastol din bago naging anluwagi. Tulad ng kanyang apo, ginugol niya ang maraming araw at gabi sa labas ng bayan ng Bethlehem. Sa mga lunti ang gulod at kapatagan sa pagpapastol ng mga tupa. Tulad ng kanyang apo, ay kinawiwilihan niya ang pangangalaga ng mga hayop. Ang pag-uwi kong lumulubog na ang araw at pagkatapos ay pagdulog sa isang masarap na hapunan. At matulog ng mahimbing at kinabukasan ay gigisingin muli siya ng kanyang ama upang muli ay ipastol ang mga tupa sa labas ng bayan ng Bethlehem. Sa pagiging pastol o pagiging anluwagi ay hindi niya alam kung alin ang pipiliin. Kinawiwilihan niya ang pagpapastol ng tupa. Kinawiwilihan din niya ang pagkukumpuni ng bahay. Ngunit isang gabi, dumalaw sa kanyang pangarap. Sa kanyang pagkakatulog, ikaw ay dapat na maging anluwagi. At sa pamamagitan ng iyong lakas ay tumulong ka sa pagtatayo ng mga tahanan sa bilin. Naulinigan niya iyon, ulit-ulit sa kanyang pagkakatulog. At nang mamulat siya'y wari pa niyang naririnig. Pinagpala ka ng Diyos na maging anluwagi. At siya ngay naging isang anluwagi. Isang tagapagtayo ng mga tahanan sa bayan ng Bilin. Lubos ang kanyang kasiyahan ng paglipas ng maraming mga taon ang mga marinig niyang sinasambit ng mga taga-Bilin. Siya ang nagtayo ng aking tahanan. Siya ang gumawa ng aking kamalig. Siya ay mahusay na anluwagi. At pagkaraan ng maraming taon ay naisaloob niya. Nakatupad na ako sa pagiging anluwagi. Marami na siyang naitayong tahanan sa Bilin. At ang lahat ay humanga sa kanyang kakayahan, sa kanyang kaalaman, sa pag-aanluwagi. Ngunit isang araw ay muli na naman siyang dinalaw ng bungang tulog. Narinig niyang sinabi ng isang tinig, hindi ka pa isang mahusay na anluwagi. Hindi ka pa nakakatupad sa pagiging anluwagi. May isang bagay pang dapat mong malikha. Mula noon ay dinalaw siya ng agam-agam sa pagiging anluwagi. Hinanap-hanap niya mula noon ang mga bagay na dapat niyang malikha. At sa palagay niya ay waring nagkukulang at hindi tumpak ang bawat gawin at likhain niya. Dumaan ang mga taon at siya'y nakaramdam ng panghihina. Mabilis ang pagtanda niya. Ngunit ang kanyang alalahanin ay hindi nagbabawa. Ang kanyang kaisa-isang anak ay sumamang pa sa pangkat na bumagtas sa hangganan sa labas ng Bilin at naiwan sa kanya ang mga supling nito.
At isang araw, ang isa sa mga tahanang itinayo niya sa bilin ay gumuho. Dumating ang may-ari ng bahay at siya'y hinamak at nilait. Hindi raw siya tunay na anluwagi. Ang mga nagpapagawa at nagpapakumpuni sa kanya ay dumalang ng dumalang hanggang sa tuluyang mawala. Sa mga panahon pa namang kailangan niya ang gawain. At saka tumambad sa kanya ang katotohanan, ang bagay na dapat niyang malikha ay hindi pa niya nasusumpo. Wala nang bumabati sa kanya kung siya'y nadaraan sa mga lansangan ng bilin noong kaya pa niyang maglakad-lakad. Kahit ang mga may-ari ng mga tahanang itinayo niya at kinumpuni ay hindi na siya binabati. Halos maluha siya ng matanto niya na siya'y para ng banyaga sa bayan ng bilin. Iniiwasan siya, nilalayuan siya, ngunit hindi lamang niya masabi sa kanila na hindi siya dapat sisihin sa pagguho ng bahay noon, sapagkat ayaw gumamit ng may-ari ng matibay na kahoy nang itinayo niya ang bahay. Subalit hindi na niya ibinulalas iyon. Di makailang pumasok sa kanyang isipan ang pagsunod sa kanyang anak sa kabila ng hangganan ng bilin. Dangan at nagugunitan rin niya ang kanyang mga apo na nag-aalaga sa ilang tupa nila. At patuloy ang paglalaho ng kanyang lakas at mabilis ang pagtanda niya. Hindi na siya makakagawa. Ang pinakahuling nagawa niya, kung iyon man ay masasabing gawa ng isang anluwagi, ay ang sabsabang nasa kural, ang pinaglagyan ng munting tupa at naging kakanan ng hayop pagkatapos. Nagbalik isang umaga ang kanyang apo na nagmamadali. Nagulat siya sapagkat ang akala niya'y nasa pastulan na ang kanyang apo. Ingkong, may bago tayong tupa. Naunawaan agad niya ang sinabi ng kanyang apo. Batid niya ng isa sa kanilang mga tupa ay malapit ng mga anak. Tinapik niya ang balikat ng kanyang apo. Magalak ka, sabi niya. Ngunit ingkong, napatitig siya sa kanyang apo. Kailangan ng munting tupa ang pahingahan. Hindi dapat isama ang munting tupa sa kabila ng mga gulod. Alam niya ang ibig sabihin ng kanyang apo. Napatitig siya sa kanyang mga bisig. Sinalat-salat ang mga ito. At saka iniuna. Kinuyong niya ang kanyang mga daliri. At siya nagtaka nang makadama siya ng lakas na waring nagbalik sa kanya. Huwag kang mag-alala, sabi niya sa kanyang apo. Iwan mo ang inahin at ang munting tupa. Pagkaalis ng kanyang apo ay kinuhak niya ang kanyang mga kasangkapang matagal na niyang hindi ginagamit. Ang mga ilang dito ay kinakagat na ng kalawang at iinot-inot siyang nanaog sa hagdanan patungo sa kural na malayo-layo rin sa kanilang tahan. Bago bumaba ang araw ay natapos niya ang sabsaban. Nilagyan niya ito ng kaunting dayami at inilagay ang munting tupa. Maging siya ay nagtaka sa kanyang nagawa. Paano niya natapos at nayari ang sabsabang ito, gayong hindi na nga niya kayang pumanaog sa kanilang tahanan. Hindi tulad noong unang panahon na kayang-kaya niyang gumawa ng mga tahanan sa bilin. Ang dumalaw sa kanyang isipan ay hindi ang alalahaning likha niya ang sabsaban, kundi ang kasiyahang dulot nito na may mapaglalagyan na ng munting tupa. At masisiyahan ang kanyang apo sa pag-uwi nito mula sa pagpapastol ng mga tupa sa labas ng bayan ng bilin. Minasda niya uli at uli ang anino ng mga tahanan sa bilin sa kapayapaan ng gabi. Dumalang ng dumalang ang liwanag na nagbubuhat sa mga tahanang natatanaw niya. Nangahihimlay na ang mga taga-bilin sa mga tahanang natatanaw niya. Ngunit ayaw pa rin siyang dalawin ng anto. Saglit niyang nalimot ang kanyang apong hindi pa
dumarating. Bahagyang humihip ang panggabing hanging nanunuot sa kanyang mga buto. Hinablot niyang muli ang dulo ng lana at ibinalabal sa kanyang katawan. Nakadama siya ng kapayapaang dumantay sa kanyang dibdib. Patuloy na nakatalungko siya sa isang bangko sa tabi ng bintana. At ang kanyang paningin ay napako sa dakong kabayanan ng bilin. Bigla siyang napasiklot nang marinig niya ang tinig ng kanyang apo na rumaragsang pumanhik sa bahay. "Ingkong! Ang tala! Ang tala!" Napatindig siya at ang nakabalabal na lanay nahulog sa sahig. Hindi niya alintana ang lamig ng gabi. "Ang tala! Ang tala!" Ang tinig ng kanyang apo ay umanig sa kanyang payapang dibdib. Bigla at simbilis ng pangitaing pumasok sa kanyang isipan ang pangungusap ng isang nangangaral. Ang pagdatal ng mananakop ay ibabalita ng isang tala. "Ang tala, Ingkong, tumatanglaw sa ating koral!" "Ang tala? Sa ating koral? Paano mo nalaman?" Tumahimik ang kanyang dibdib. At halos hindi pa natatapos ang kanyang apo sa sinasabi nito ay hinudyata na siya nito na sumunod patungo sa kanilang koral. Hindi na niya dinampot ang nalaglag na lana. Inapuhap niya ang kanyang tungkod at siya ay sumunod sa kanyang apo. Hindi na niya naisip kung paano siya nakapanaog ng mabilis. Gayong hindi man lang siya nakapaglalakad ng malayo-layo, lalot sa gayong gabi. Kung makailan siyang natapilok sa mga bato at tiningkal. Ngunit hindi yan niya inalintana iyon. Ayaw niyang mahiwalay sa anino ng kanyang sinusundang apo. Hindi pa siya nakakalayo ay napatingala siya at nakita ang isang talang nagniningning sa may dako ng kanilang koral. Akala niya'y nangangarap lamang siya. Akala niya'y bungang tulog lamang iyon. O isang pagunita sa talang sinasabing sisikat at magbabalita ng pagdatal ng mananako. Napuno ang kanyang pandinig ng masasayang awitan at tugtugan. Narinig niya ang wari pagaspas ng mga pakpak ng mga anghel. At nadama niyang waring nagbabalik ang kanyang naglahong lakas. Natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili sa pagkakaluhod. Hindi na niya nadarama ang kanginay hindi kayang gapiin ng makapal na lanang bumabalot sa kanyang katawan. At siya'y nakatunghay sa isang batang nakahimlay sa sabsaban. Sa sabsabang ginawa niya para sa munting tupa. Sa sabsabang na pag-ukulan niya ng kanyang kahuli-hulihang lakas bilang isang anluwage. Samantalang ang isang babaeng may maamong mukha ay nakaluklok sa tabi at nakatayo naman ang isang may gulang na lalaki. Yaon ang mga magulang ng Diyos na isaloob niya. Naroon din ang ilang tupa, ang ibang mga hayop, ang kanyang apo at ang mga kapwa nito pastol na nagpupugay sa bagong silang na sanggol. Marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Nadama niyang nag-uumapaw ang kaluwalhatian sa kanyang dibdib. Nababatid niya sa sabsabang ginawa niya. Doon sumilang ang anak ng Diyos. Binalot ng lubos na kapayapaan ang kanyang buong katawan. Nahugasan na ang pagkaabang tinanggap niya sa mga tagabilin. At natagpuan na niya ang bagay na dapat na malikha at hindi niya masumpung-sumpungan
sa loob ng maraming taon. Ayaw niyang idilat ang kanyang mga mata. Ayaw niyang maglaho sa kanyang balintataw ng kanyang paningin. Ang maganda at walang katulad na tanawing iyon. Wala siyang nadaramang lamig. Wala siyang nakikilalang pangamba. Wala siyang naririnig na tinig ng paghamak at panglalait. Ang tanging natatalos niya'y siya ang gumawa ng sabsabang sinilangan ng anak ng Diyos. Nararamdaman niyang siya'y tumataas habang ang tinig ng mga anghel na nagbabalita ng pagdatal ng mananakop ay pumupuno sa kanyang pandinig. Ang anluwage ni Hilario Coronel. Ayon mga mag-aaral, naway nagustuhan ninyo ang aking itinampok na kwento para sa inyo at naway kapulutan ninyo ng gininto ang aral ang kwento ng anluwage. Hanggang sa muli, paalam!